So mga brad, hindi ko tayo sa labas. Ayan. Ito na nga pala yung CBD. Bale, gagawin natin ngayon is i-check natin yung CBD natin. Tingnan natin kung ano nangyari sa pulley set natin na nilagay tsaka sa clutch. Ito. So check muna natin kung anong kalagayan niya. Kasi hindi ko alam. So, maya, balikan ko kayo pag na-check ko na yung pag nabuksan ko na. So, kailangan lang natin is ito, T-wrench. 8. Yan, pangbukas nito. Yan, 8 lahat yan. So, balikan ko kayo pag nakabukas na. So, ito na siya mga brads. Kung nakikita nyo, may konti pa siya. Hindi pa siya... May konti pa siya. Hindi pa siya umabot. Hindi siya sumampa. Hindi siya dumulo. So, clutch is okay. Yan. Kung mapapansin mo, ayan. Hindi rin siya patong. So... di ko alam. Pero okay naman siya. Okay na sa akin. So, goods naman. So, na-check na natin. So, bali naka E-Tec, Avocado E-Tec siya. 12 gram straight na bola clutch na E-Tec din, female torque drive na Koso para sa arangkada, kasi pang touring talaga yung E-Tec, yung sinabi ko sa last vlog ko, and goods naman. So yan, di ko pa nakakain ng konti na lang siguro. Ang average, ang pinakamabilis ko is nasa 95. So hindi ko alam kung ilan pa yung pag nasagad ko, hindi ko alam kung ilan, pero ayoko na isagad. Okay na ako sa 95 kasi pang araw-araw lang naman. So lilinisin ko lang. So yun lang yung update natin sa panggilid natin, E-Tec Avocado. So baka nagtataka kayo but 90 plus lang ang takbo ng motor. Mabigat po ako, tapos naka wide wheel yung gulong ko. Bali naka 110 tapos 100 sa lap. So medyo may bawas top speed. Mabigat talaga siya, promise. Plus mabigat pa ako. And para sa akin okay na 'yon. Kung ipipiga ko pa, sa totoo meron pa talaga, pero okay na ako sa 95. Hindi naman pang racing yung motor eh. Tsaka 125 lang yung motor natin. Wala na ta. Kung wala tayong mapipiga, okay na 'yon. Kumbaga, it serves purpose na. Kumbaga, yung purpose na kasi ng motor pang araw-araw. So, 'yun, okay na sa 95. Yun lang talaga, kung gusto mong mabilis, edi bawasan mo yung gulong, magpapayat ka.
siguro sa akin na galawin mo na yun. Pero sa akin, okay na yun. And sabi nila, ECU, pero huwag mo na. Hindi ko pa pinangarap yun. At ngayon, okay pa yung motor, so goods okay na ako. So, balik tayo sa video. So, my initial review para sa E-Tech Avocado. Since using almost a week, good siya para sa mga daily user. Touring set kasi siya. As in, hindi ko mare-recommend talaga na pwede siya sa racing. Although, kung i-modify mo pa o may babaguhin ka pa, pwede siguro. Pero, para sa akin, daily use talaga. So, matibay naman. Yung bell, tsaka yung clutch is wala talaga akong naramdaman din dragging. And sa performance, ayos naman. Hindi ko siya ma-rate na perfect or talagang napaganda. Masasabi ko siya, kung papipiliin pa ako, gusto ko ng talagang performance or pinakamataas or pinakamaganda, siguro mag-RS8 ako or other pulley set. Performance wise, okay naman siya. Nagsiserve siya sa purpose. Kung gusto mo ng extra kilite or extra speed, hindi ko to ma-recommend. So, touring, kumbaga, kung dulo-dulo, meron. Pero sa arangkada, wala talaga. O hindi ko siya makitaan. Kung racing ka, kailangan mong arangkada. So, yun. Yun naman napansin ko sa kanya. So, balik tayo sa video. So, yung panglinis ko lang sa CVT ko is ito, Motec Brake and Parts Cleaner. Okay na to. Balin, yan. Hindi ko na siya binaklas kasi wala akong impact wrench. Mahirapan pa ako matatagalan. Chinek ko lang talaga, hindi ko siya lilinisin. Chinek. May sobra pa ako nito. So, in-spray ko na lang. So, dito ko natatapusin yung vlog ko, mga brad, sa E-Tech Avocado. Yun, hindi pa natin nasasagad yung potential ng panggilid natin. So, may konti pa. Peace.